Kamusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya pangil ng baboy ramo at taglay nitong Bertudis at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Agima, 13 GM, Babaylan, 1. Ang mga baboy damo o baboy ramo o mga baboy talunon, kung matawag namin ito na mga babaylan unom, ay makikita lamang sa mga masiok at maririit na mga kagubatan. Ang mga baboy damo ay mga maiilap na sahing mga baboy at mayroong pangil na mahahaba. Ang mga nasa gulang ng mga lalaking baboy damo at mayroon din sila na makakapal na balat at mga itiman na kulay. Tungkol naman sa mga pangil ng baboy damo ay may Bertudis ito na taglay at may mga mabisang gamit bilang proteksyon at depensa patuhoy sa katawan ng may tangan sa ganitong sahing sangkap agimat. At mas lalong lumalakas pa ang aura gahom nito kapag binasbasan ng mga sagradong ritual ng isang lehitimong anting eros o manog anting mga kagimat. Tungkol sa iba pang bisa ng sangkapagimat na ito ay maganda ito na pangkontra sa mga hilas. Ang hilas ay isang mapaminsalang mahika ng mga engkanto itom at maligno ituman o mga aswang mga kagimat at karamihan na madidikitan ng matawag na hilas na paramaton o mahika ng mga itumang taglugar ay ang mga sanggol o mga maliliit na mga bata dahil sa mahina pa ang kanilang taglay na mga dungan. Kaya kapag ang aura ng isang sanggol o mga maliliit na mga bata kapag sa gabi ay hindi sila makakatulog ng mahimbing at laging iyak ng iyak, sila ay ibig sabihin mga kagimat ay nadidikitan sila ng mga hilas na mahika ng mga itumang taglugar. Kaya kapag may ganito kang agimat, pangil ng baboy damo, ito ay ilagay mo lang sa iyong bahay. At pwede din na magkagis o kumuha lamang ng maliliit na kinagis ng pangil baboy ramo at ilagay sa pangtuob para sa pampaaso o pampausok at kasabay niyan ay lagyan ng insenso mga kagimat. Ang pampaaso o pampausok para lumayo ang mga mahikang hilas. May Bertudis din ito sa kabal at kunat ng katawan at kusa itong gumagana mga kagimat ang kanyang mahikagahom o kapangyarihan na taglay kapag may hindi inasahang mga panganib o mga sakuna at nakadepende ang taglay na lakas ng sangkap na ito kung paano binasbasan ng mga sagradong ritual ng isang lehitimong anting eros o manog anting. Proteksyon at depensa din ito sa biyahe sa mga sasakyang panglupa. Mabisa din ito na sangkap kapag ilagay sa mga habak o mga gawing kwintas na mga libon na bauniyog. Pwede din na gawing sangkap pang mix sa paggawa ng mga malakasang lanahan. Proteksyon at depensa din ito kapag makapunta sa mga maririit na mga lugar. Mabisang pangpuder at bakod laban sa mga itumang mahika ng mga itumang engkanto o maligno. Tungkol naman sa pampalakas, pampakain at pampaamo ng sangkapagimat na ito ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura Babaylan Unom sa araw lamang ng Biyernes. Tungkol naman sa mga bawal ng sangkap agimat na ito ay iwasan lamang na dalhin sa may simenteryo at lamay.
Pero kapag sakaling nakalimutan at nadala mo itong sangkap, ang gagawin lang mga kagimat ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura Babaylan Unum kung makauwi ka na sa inyong bahay. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay aming pinuno ng mga sagradong ritual babaylan unum upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudes mahika gahom. At madami pa itong mga mahika gahom na sikreto at madiskubrihan nyo ito mismo mga kagimat kapag sakaling tangan ang ganitong sahing sangkapagimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.